Nakalaylay ako. Kanina papatay yan. Labas na yung dila niya. Umihinga pa siya. Ayun o. Ay, umihinga pa. Busa mo ng tubig. Magulo yung mata niya. Oh. Pero naglock yung ano niya. Naglock ano? Hindi siya, hindi na siya ma... Oh, gumagalaw na siya! Gumagalaw na siya! Gumagalaw na! Gumagalaw siya! Ayan, oh! Nakatuwa ka naman! Ayan! Nabuhay siya! Nabuhay! I-ano natin? Oh, yun na! Yun na! Nabuhay siya! Kaya mo yan! Naiyak ako! Halika! Ayan! Balik na yung dinay! Kanina nakalabas yung dila niya. Ayun, unti-unti na. Nakakatuwa. Nabuhay ka. Nagawin kita inahin. Nabuhay ka. Nabuhay ka. Ayun na. May pasok niya na unti-unti yung ano, dila niya. Hiwalay mo muna ito. Huwag mo munang ilagay dyan. Nabuhay siya. Kala namin mamamatay na siya kasi kanina naipit po siya nung nanay niya dito sa may likod. Tapos minasage-massage po namin siya. Ito nabuhay na siya. Miracle talaga kung bagoy mo ito. Ay, tumiit na ito. Ayan! Nakalagay na! Nakalagay na! Kala ko mamamatay siya. Kala ko mamamatay ka. Ayun na, ilong ka gusto mo, ilong ka ng tubig, ani-ani ka. Nasa 21 days na to, so 1 week na lang, iwawala na namin sila. Ayan o, nabuhay ka, kasi kanina namumula po yung mukha niya. Ito nga o, meron pang, ayan o, may dugo na nag-clot dyan sa mata niya, tsaka sa tenga. Tapakan na kita, para malaman namin na ikaw yung naikit. Okay, mag-iisip pa ako kung ano yung papangalan ko sa'yo. I-try ko na ibalik muna sa mami niya, mami pig number 12, para makarecover siya ng konti. Kasi gamit pa po yung dila niya. Ayan. Ready ko naman. Ayan lang kung mga kapatid mo. Patulit. Dili ka na, dili ka muna. Ayan, baka biglang pumasok yung dila niya pag nag-dip. Ayan, baby ka na, dali na. Baby ka. Okay na, ayan na. Oh, ayan, baby. Ito, totoo, ito, baby. Oh, ayan. Oh, sige na. Okay, ito lang po. Isay. Ayan na, ayan na. Tumayo na yung nanay. Alis kayo, maapakan kayo. Mami pig ha? Mami pig, ikaw naman talaga. Iniipit mo yung mga anak mo. Mabuti, oo, nai-survive namin po. Oo, kiss mo, kiss. No?
dila niya, okay? Oo, oh, ayan yung dila niya, Mami Pig, oh. Ay, nakalabas pa ng konti. Ito na siyang iipitin, ha. Mm, ito na, okay na siya, okay na, okay na siya. Buhay siya. Oh, kiss mo muna, kiss. Mm, kailangan niya ng hug. Bibigyan mo muna, ha. Oh, buhay na yung anak mo. Ang kwento po kasi dito, pumunta lang po kami dito sa farm para i-check ko sana yung gumagawa ng staff house. And then, sabi ng asawa ko, tara, punta tayo sa gestating pen. So, pumunta po kanina kami sa gestating pen. So, nasa likod po yun. And then, nung pabalik na po kami dito sa may farrowing pen, narinig po namin na may umiiyak. Kasi nag-aagawan po sila sa dede. Kala namin yun lang. So, yun lang yung reason. And then, lumapit yung asawa ko, nakita niya doon sa likuran ni Mami Pig na may naipit yung ulo. So, yung diik na naikit, hindi na sumisigaw. Siyempre kasi naipit yung ulo eh. Kaya yun nga kanina doon sa video, pinakita ko po sa inyo na namumula. Parang may nag-blood clot na po sa may mata niya at doon sa ears niya. Kaya nakakatuwa lang din kasi hindi po namin sinukuan, lalo-lalo na po yung asawa ko. Hindi niya sinukuan na i-survive po yung diik namin. Okay. Itong mga alaga po namin dito sa farm, napapamahal na po ito sa amin. Parang mga anak na po namin itong mga to eh. So parang tuloy na rin po namin sa kanila is pamilya. Tsaka mga anak, di ba? Kasi itong mga bait po namin, pag nakikita po namin sila na matamlay sila, o may sakit, ganyan, o may naiitit, parang ano lang din, nasasaktan din po kami. Kaya yung kanina, nakita po yung bait po namin na akala ko hindi na siya makaka-survive. Pero, unexpected kasi nabuhay po siya. So yun, hindi po kami sumuko sa kanya na kaka-survive. Kasi kanina naiiyak na ako eh. So hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa biik namin. So may time na pinapainom ko siya, hinahawakan ko yung pusod niya, minamassage ko. Ayun, hindi naman po kami nag-give up sa biglang parang miracle. Kasi bigla po siyang nabuhay. Ayun, naglalakad na siya kanina. So yun po yung kwento dito. Eto na siya, oh. Ayan, may marka na siya ngayon para alam po namin na siya po yung naipit. Yung kanina kasi laylay po yung dila niya, pero ngayon medyo okay na po siya. Ayan, so hindi na po, ayan, hindi na nakalaylay. Ay, meron pang konti. Ayan. May nakalaylay pa ng konti. Pero himala, himala talaga, malaking himala kasi nabuhay po namin siya. Pero pag alam niyo ba, yung mga ganito dati, pag may namamatay na ganyan, wala, pinapabayaan na lang namin. Pag ano, naghihingalo, ganun, hindi po namin talaga hinahawakan dati kasi siyempre nagtatrabaho po kami sa Manila. Tapos dito po yung mga caretaker namin, yung mga yung supervisor po namin. So parang hinaano namin sa kanila, parang sige kayo nang bahala dyan kasi dito kami, nandito kami sa Manila, kayo nang bahala sa mga baboy. Pero ngayon, iba talaga yung pakiramdam pag ikaw mismo yung mag-aalaga sa mga baboy nyo, ganyan. Ano kasi sabi ko sa asawa ko, yun nga, mahabang istorya yun kami nang sasabihin sa inyo. Buti na lang at pares na po kaming nag-retiro sa pagtatrabaho. Maaga po kami nag-resign sa trabaho po namin. Kaya nag-focus na lang po kami dito sa negosyo po namin piggery farm. Ayan, nag-aaway sila, uy. Yung awayin to. Miguel. Ang awayin to. Pero kailangan obserbahan po namin to kung makakasurvive siya or mabubuhay siya ng ilang araw. Pero sana mabuhay siya kasi napapamahal na po sa amin to eh. Kung pwede nga lang iuwi ko muna sa bahay eh. Ha? Gusto mo iuwi muna kita sa bahay? Ha? Ayun, nakakatuwa ano. Ayan o, hindi na siya ano. Wala nang pula-pula yung mukha niya. Ayan. Okay na siya. Hintayin lang namin mag-edito bago kami umalis. Tsaka bibili na lang po namin yung caretaker po namin na bantayan niya muna. Kasi hindi po namin pwedeng ihiwalay ito. Iiyak po ito eh kapag hiniwalay namin sa nanay niya eh. Gagawa na lang po namin dito ng kulungan niya para hindi na siya maitit. Kulit ng mga kapatid mo. Ayan, no, nakikipag-agawan pa ng dede. Ayan, alisin mo muna. Layo-layo mo muna yung mga matatakaw dyan.
yan na, yan na. Nagkikipag-agawa na siya, oh. Nakaka-dairy na siya. Ayan, ayan. Sige, go! Ayan. Ba't lang didedi siya sa ilalim? Sa ibabaw mo pa didein? Ayaw niya, eh. Ayaw niya sa ibabaw. Gusto niya, mag-irapin mo siya. Sa ilalim pa siya na didedi. Ilagay mo siya sa ibabaw. Ayan, oh. O, ayan. Ayaw niya. Gusto niya kung saan siya nag-irapin. Ah, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, okay na. Nagagalaw niya na yung jo. Nagagalaw niya na yung panga niya. Ayan na, nakakadiri na siya. Sana makasurvive ka. Yan, gusto niya lagi sa tabi ng nanay niya. Kaya naiipit eh. Pukulit ko mga kapatid mo. Ito muna siya matutulog. Para lumakas-lakas ka. Yun, nakapasok na. Good job. Pero mahina pa siya. Lipat mo na. Diyan ka muna, magpupulog mo yung gabi. Pero nung naging tayo namin, diyan. No! Ayan na, maipit ka na naman. Ayan na. Ang sapsapo ti kamatayan ng sa atin. O, ayan, gutom. Padidiin mo na lang kaya nung ano. Tinitintang gatas. Nakakalabas naman siya dito sa kulungan. Ayan niya magbebe. Ayan, umiiyak siya. Namumula na yung uso. Ano, pakakawalan ka na lang namin? Ha? Ala, may dugo. Sige na, pakakawalan mo na. Oras niya na. Wala tayong magagawa. Kaysa umiyak siya hanggang ano, umaga dyan. Ingat na lang.